Hello, magandang umaga and magandang araw sa inyo lahat. So, it's me again, it's Manjam's Vibe, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, since nga nakuha ko na yung order ko sa Shopee kanina na mga buto ng pechay and mustasa, ito ngayon ang topic natin, magtatanim tayo ng pechay seed and mustasa seed gamit ang ating egg tray. So, since nga dalawa yung aking itatanim ngayong araw na to, bumili ako ng extra seedling tray. So, ito ay para dun sa mustasa. While dito naman sa ating egg tray, dito ko naman itatanim yung ating pechay seed. So, guys, kung wala kayong mga egg tray na nagamit na sa bahay ninyo, pwede naman kayong gumamit ng mga recycled plastic bottle. Like ito. Ito kasi guys, pwede kayong gumamit din ng mga ganito, recycled na plastic bottles. So, ang nilagay ko kasi dito guys is yung parsley ko naman. So, kung makikita nyo guys, may mga dahon-dahon na siya. So, ito ay pang 4 days na ngayon. So, let's get started guys sa topic natin ngayon. So, ang pagtatanim ng pechay seed and mustasa seed. So, meron na tayo ditong soil na nakuha. And, nag-mixture na rin ako dito. Nailagyan ko siya ng mixture ng mga balat ng saging. So, hindi talaga namin siya tinatapon. Hindi lang balat ng saging, kundi yung mga balat ng carrots and patatas. So, ilalagay na natin siya sa ating egg tray. Lagyan lamang ng mga lupa yung ating egg tray. Actually guys, kung wala kayong mga mapagkukunan ng garden soil sa bahay ninyo, since na diba nandito tayo sa ano ngayon, sa syudad, wala tayong mga masyadong malawak na lupa o mapagkukunan ng lupa, pwede naman tayong bumili guys ng mga loam soil or garden soil, tapos haluan na lang natin ng mga organic fertilizer sa ano, sa mga bahay natin, tapos doon natin sila itanim sa ano, sa mga recycled bottle or mga seedling bag nyo. Pwede naman kayong bumili sa mga gardening store o kaya sa Shopee or Lazada. May mapagbibilhan naman kayo din, guys. Actually, guys, nga pala, maisingit ko. Sa description box later, doon ko ilalagay kung saan ako bumili ng aking pechay seed and mustasa seed via Shopee. So, punuin lamang po yung ating tray ng mga lupa. Kung mapapansin niyo guys, nandito nga ako sa loob ng kwarto. So, ito nga yung sinasabi ko dun sa pinaka-una-una kong video na yung laundry room namin, gagawin namin siyang planting area. So, dun sa mga kung makikita niyo guys, ayan oh, may mga naitanim na ako. Kalamansi, lemon, parsley, saka iniintay ko na lang sumibol yung siling labuyo at saka siling panigang at talong. So itong ano guys, itong seedling tray, ito yung magiging pasibulan ng ating pechay. Kasi nga guys, ang pechay kasi tinatransfer pa yan sa iba pang sisidlan. Kumbaga yung mga seedling tray, seedling bag o kaya mga paso. Para mas nagiging malusog siya. Malusog ang ating halaman. So, and then, tamang alaga lang at tiyaga para lahat ng ating tinanim at hindi aanihin ng araw. So, ang ating unang itatanim ay yung ating pechay. So, butasan lamang yung ano ng egg tray.
ng butas. Ang ilalagay ko dito guys is tigda dalawang buto. So kung hindi man tumubo yung isa, at least di ba may isa pang possible na tutubo. Dalawang seed kada butas. Since maliliit nga yung ano guys, yung ating buto ng pechay. So, dalawang purple lang tayo. Dalawa. Let's cover lang natin. Pasensya na guys sa background noise ha. Kasi playing time na yun ng mga ano yung mga bata. Playtime yun na lang yun. So ito guys. Actually ang kagandahan kasi sa pechay guys. 2 to 3 days makikita mo na yung sibul niya. And after 7 days to 10 days pwede na natin siyang i-transplant sa mas malaking lagayan. And within a month, di ba, may i-harvest na tayong pechay. So, yun yung maganda. Kaya, isa siya sa mga inuna kong itanim dito sa loob ng aking kwarto. Actually, guys, nga, kunting, ano mo lang, kunting lakad mo lang. O, yan. Yan na yung kitchen. So, kapag mag-harvest na ako, o, di ba, nasa loob ng tahanan. So, kung malakas man yung ulan, magkaroon man ng bagyo, wag naman sana. At least, yung hindi na ako mag-worry na halimbawa, babahain yung aking tanim sa labas kung nasa labas siya. Kung nasa loob kasi, o diba, secure siya. So, yun yung kagandahan din, guys, ng indoor gardening. Kung may mga balkonahe kayo, guys, sa bahay, I suggest, gawin nyo rin siya, guys, kasi maganda siya eh. Madali lang naman tumubo ang pechay. So, ulit-ulitin lang ang proseso. Maglagay lang ng tigdadalawang butil. Nasa sa inyo yun, guys, ha? Kung tigdadalawa man or higit pa yung ilalagay nyo sa, ano, sa egg tray nyo. Bawat isang butas. Nasa sa inyo yun, guys. Actually, guys, marami akong in-order ng mga buto. Yung iba kasi, yung mga talong, sa baba na yun. Kasi itong pechay tsaka mustasa, dito sila sa loob ng kwarto. Madali lang naman silang mabuhay. Basta, tamang alaga. Hindi rin naman din natatapos yung basta mo nalang ilalagay yung buto dun sa lupa, tapos itay mo nalang siyang tumubo. Of course, kailangan niya ng alaga. Since ang mga tading mo ay nasa loob ng tahanan, kailangan mo siyang diligan, and then i-provide yung mga ibang pangangailangan, such as yung mga organic fertilizer para mas lalo silang malusog. So, lahat ng ano natin guys, yung mga nilagay natin na buto dun sa pechay, so isprayan na natin siya ng tubig. Yan. Tapos na tong ating pechay. So, ganun din guys. Ganun din naman yung procedure dun sa mustasa. So, sabi ko nga kanina guys, sa tamang pag-aalaga at pagtsatsaga sa ating mga halaman, kahit nasa loob lang tayo ng ating tahanan, pwede pa rin tayo magtanim. So, I hope you guys na ma-motivate din kayo na magkaroon ng mini garden sa loob ng tahanan ninyo. Kung may balkonahe kayo dyan guys, maaari kayong gumamit ng mga recycled bottle and then nagamit ng egg tray para sila yung maging seedling tray ninyo pansamantala. And then kung ito ay lumago na, katulad yan na nasabi ko, intayin lang natin siyang 7 days to 10 days bago natin i-transplant yung ating pechay seed sa mas malaking seedling. So guys, yun lang po for today. I hope nakakuha kayo ng tips and balang araw magkaroon din kayo ng mini garden sa loob ng inyong tahanan. Salamat and have a good day po!